Kai Soto declares for 2022 NBA draft. Ngayon na picture po ang ating kababayan na si Kai Soto sa NBA.smart.com. Mainit-init pa po to ngayon lang. Kai Soto declares for 2022. So dito, pinapakita dito, mababasa nyo dito, Kai Soto aspires to be the first full-blooded Filipino basketball player in the NBA. So meron ditong tatlong NBA team na posibleng mag-fit kay Kai Soto sa paglalaro niya sa NBA. Ang nauna dito ay ang Charlotte. So pwede siyang maki-connect kay LaMelo Ball. So dito makikita mo yung declaration niya, pati yung sa IG niya, yan yung mga declaration niya. Pero pag nabasa niyo lahat yan, pinapakita dyan yung ano yung possible na pwedeng maganap at possible na pwedeng fit na paglaruan ni Kai Soto. So ito na. So babasahin natin, guys. So maaring ano to, nasa English pero tatagalogin natin at ipapaliwanag natin sa inyo. So I'm searching Kai Soto. Ito legit, guys, to, ha. Hindi to imbe-imbento lang. Kasi kami mga YouTuber, nagre-report kami kasi katotohanan lang ang aming sinasabi. At of course, support natin ang ating Pinoy pride na si Kai Soto. So dito, sinesearch ko dito yung Kai Soto 3 possible team. So dumabas dito yung NBA. That's smart. Finatures yan ng NBA.com. At ayan na, 3 teams that could be a great fit for Kai Soto. Katulad ng binanggit ko, guys. 3 teams that could be a great fit for Kai Soto para lalo siyang ma-develop sa paglalaro sa NBA. Team are excited time for Filipino NBA fans. Kai Soto recently announced that he's joining the 2022 NBA draft. Alam naman natin na kaya nag-drop kasi talagang ang dami na kumukuha. Yung buyout niya sa Adelaide, madali lang yun. So sabi dito, best roster fit Charlotte Hornet. So sa Charlotte Hornet kasi, wala pang masyadong exciting na big man sa Charlotte. So maaaring possible na kuhanin si Kai Soto sa Charlotte. At kailangan nila ng big man. Kai fits better into the Charlotte Hornet timeline. Currently the only center that have firm role on the team is Montrezl Harrell. Pero syempre, kailangan pa nila ng mga big man. As fun as it was to think of him playing alongside LeBron James, pwede rin kay Kevin Durant. So maraming mga option si Kai Soto. Pero para sa kanila, parang fit na maglaro sa Hornets si Kai Soto. Pero ito naman ay ano lang, kukuro lang nila. At siyempre, makasusunod pa rin si Kai Soto. Best development fit Toronto Raptors, sabi ng NBA.com. The main knock on Kai's draft resume is that he doesn't have the physique. Siyempre, payatot pa sa ating kababayan . Pero hanggat tumatagal, lumalaki ang kanyang katawan. At hindi siya basta-basta mapipitik. Just take a look of their rotation. Fred VanVleet was undrafted. Now, he's an all-star. Chris Boucher was. So, pinapakita dito yung kahalagahan development ni Kai Soto sa Raptors. Putting Kai into the system will not only allow his body to catch up with his basketball skills, but it will also give him a chance to learn the ropes in a low-pressure situation. So, maganda rin training ground ang Raptors sa kanya. So, nauna dito yung Charlotte. Pangalawa yung Raptors. Ngayon, yung susunod na NBA team na best na mag-fit sa kanya, of course, yung best fan-based fit, Golden State Warriors. Kasi sa US, pinakamalaking population ng mga Pilipino ay based sa California, sa US. So, ayan yung kanya nang sinabi. Adelaide must have felt so foreign to Kai
well playing, lalo na nung naglaro sa Araneta Coliseum sa San Francisco noong way back 2019, report San Francisco ranks among all metropolitan areas in the US, while LA has the highest population ng mga Pinoy. So kung mapupunta si Kay Soto dito, para lang siyang naka-home base kasi maraming mga Pinoy. At siyempre, marketable ang kanyang pangalan, lalo na ang Pinoy pag merong NBA, fully blooded na Pinoy na makapasok sa NBA. Talagang sinusuportaan ng sambayan ng Pilipino. It also gives the franchise another first. Ito yung dati, back in 1978. Filipino naman yun, American. Pero ngayon, since once again by drafting the first fully blooded Filipino player na babalik uli from 1978, ngayon meron na naman tayong talagang fully blooded Filipino player na makakapasok sa NBA. So hanggang dyan lang guys, at hanggang sa muli.